Ang ingredients natin ay isang kilo ng pork ground, and then budget burger dressing, real mayonnaise, at saka yung cheese whiz. Yung tinapay natin, meron din tayong pandesal, and then yung pandeleche na tinatawag. So ngayon, lalagyan natin ng 1 tablespoon iodized salt, and then black pepper, nasa inyo po kung gaano kadaming black pepper. And then yung iodized salt natin, pinaghiwalay ko lang. Yung 1/2 muna nilagay ko, and then halo-halo. And then isunod rin natin yung kalahating 1/2 tablespoon na iodized salt para ma-distribute ng maiki. Kung walang iodized salt, pwede naman rock salt. Basta siguraduhin nahalo ito ng mabuti. Gumamit ako ng iodized para madali siyang matunaw at ma-absorb sa meat. At mahahalo natin ito ng mas mabuti kung gagamit tayo ng kamay. Kung meron kayong plastic gloves, mas maganda para malinis ang ating pork patty. So ngayon, mag-a-add ako ng 3 yolk ng itlog. And then mamaya, yan yung ating ibang ingredients. Yung tomato at saka yung sweet onion. Para yun mamaya sa burger. So ito yung proseso natin sa paggawa ng pork patty. Nilagyan ko siya ng 3 egg yolk para ito yung magsisilbing pandikit natin. Hindi tayo gagamit ng extender or flour. Ito lang. So, hulmahin na natin yung ating pork ground beef. Pork ground meat pala. Pork po ito. Sa mga gusto ng beef, okay din po. And then ito, tamang taba lang, sakto lang. Pero kinapalan ko po siya na ang paghulma ko dito, kinapalan ko para ma-enjoy naman natin yung kalakihan ng burger. Pero kung gusto niyo ng mas marami, pwede niyo pong lapada na medyo manipis lang para madali din siyang maluto at marami yung magagawa natin. Yan, gumawa lang, humulma lang ako ng mga ilang piraso. Pero lahat na nahulma ko ay 9 pieces lang kasi makakapal. So pagkatapos mo humulma lang na sa freezer para nang lumamig at tumigas lang ng konti. At meron tayo dito ibang-ibang tinapay, may pandesal at pandeleche. So syempre, mas maganda sa burger yung pandeleche, pero favorite ko rin yung malaking pandesal at gawin natin burger. So paghihiwa-hiwa na para madali na lang natin itong gamitin mamaya. So habang piniprepare mo yung bread mo, painitin mo na lang yung toaster mo para mamaya isa lang natin yung tinapay doon para uminit at mas masarap syempre kainin. So, naghihiwa lang ako ng kamatis. So, ito lang yung available na kamatis natin. So, pwede nyo tanggalin yung buto para hindi na siya sumama dun sa burger. Kasi ayaw naman natin na masyadong liquidy yung ating burger. So, kukunin lang natin yung kamatis itself. And then, okay na yun. So, kahit anong kamatis pwede. Kung meron kayong malalaki na pang sosyal, pwede din yun. And then, yung sweet onion, ilalagay din natin sa burger, pero igigisa pa natin yan mamaya sa butter para mas sumarap. Pwede rin yun namang isama yung sweet onion sa pag-grill ng beef, ng pork patty. So dito, naghihiwa lang ako ng ating mga ingredients para mamaya sa pag-set up ng burger. So paghiwa-hiwalayin lang yung ating mga sweet onion. And then, maghihiwa na rin ako ng cheese. So, binasa ko muna yung kutsilyo para hindi dumikit yung cheese. At saka hindi siya mag-crack. So, babasain mo muna siya. Yan, ganyan lang kasi papatong natin yung cheese mamaya pag malapit ng maluto yung patties natin. So, habang nag-grill siya, magme-melt yung cheese sa taas. Pero kung meron kayong cheese nung gaya sa grocery na pang sandwich, pwede yon. Pero ako kasi wala, kaya yun lang, naghiwa lang ako ng Eden cheese. Yan, so magbabrush lang ako dito sa ating grilling pan ng butter. Kung walang butter, konting oil lang. And then ilagay na natin ang ating pork patty. I-press lang natin para lumapad. At dumikit talaga siya sa pan.
Kailangan natin ma-achieve yung lines ng pan para lumabas yung grilling effect. So, magandang tingnan yun at nakakagana. So, konting press lang. Hindi naman siya maghihiwa-hiwalay kasi nilagay natin siya sa freezer para lang naman mag-intact yung meat. So, dito, tatakpan ko lang para madaling maluto yung meat. Kasi makapal siya eh. So, ayaw naman natin na magpa-overcook every side para lang maluto yung sa gitna. So, sakto lang. So, ito yung gusto nating ma-achieve na meat sa pag-grill. Diba? Ang ganda. Kung wala kayong grilling pan, yung regular pan lang, pwede. Lagyan nyo lang ng konting oil and then, pero huwag nyo masyadong tatakpan ng matagal kasi maglulose ng water yung ating meat. So, liliit siya pag mas sobrang pressure siya sa loob. Kaya sakto lang, pang-alalay lang para madali siyang maluto sa loob. Yan. So, pahit-pahit lang tayo ng butter para at least ma-absorb ng ating beef, ang ating meat. And then, from high, mamaya ilagay na natin ito siya sa medium para hindi naman masunog ang ating pork patty. So, yung mga residue, kukunin lang natin and then i-set aside and then ibalik na naman natin siya sa pag-grill. Yan lang, pahit-pahit lang ng butter and then kung ano yung side na i-grill, yun din ang isasalang natin sa heat. Yan, kung napapansin nyo, pag naluluto na siya, parang nagsistiff na, ganon. So, kung masyadong mataba, so for sure, liliit pa to. Pero sakto lang, diba? So, pag malapit na siyang maluto, siguro mga 3 minutes every side, ilalagay na natin yung ating cheese. So, takpan lang ng konti. Mga 1 minute lang, low ang ating electric na adjustment. Dito ako nagluto, hindi sa stove. So, while naglo-low heat siya doon at nagme-melt ang ating cheese, isalang na natin ang ating tinapay. Pero wag naman sa pinakamalakas na adjustment. Yung konti lang, yung pang-init lang ng bread, pero hindi rin tutustahin. Kasi maliit lang yung ating grilling pan, hindi na natin kayang isabay doon ang tinapay. So, nilagay ko na. So, sinet aside ko at dito na lang siya muna sa toaster. Yan. So, para mainit yung ating bread. So, dito naman, nagpainit lang ako ng regular pan. Then, lalagyan natin ng butter, mga 1/2 tablespoon. Dahil gigisa na natin ang ating white onion. Or yung tinatawag nating sweet onion. Kasi magkakaramelize. Caramelize po ang ating ina-achieve dito. Asensya na. Pag nag-caramelize na po, nag-a-add po siya ng distinct and mas flavorful po sa ating burger. Napakasarap. And then, mas lalong lumalabas yung sweetness ng white onion. Yung ating sweet onion. So, mag-pinch lang ng salt and then pepper. Pag medyo brownish na siya, yung lumalabas yung caramelized effect niya, okay na po siya. Pwede na natin siyang itapping sa ating burger. So, dito siguro mga 1 minute lang na pagsusuti, okay na eh. Tapos ganyan, sprinkle lang tayo ng black pepper. And then, halo-halo lang natin siya. Pero kung naamoy niyo po, naku, napakabang. Yan. Antayin natin na lahat magkaroon din ng brown effect na parang ganyan. Pero dapat lahat. Kaya medium heat lang po tayo dito. Tsaka nagsosoften po yung texture ng ating sweet onion. Yan. Kung hindi nyo po siya ma-maintain na bilog, okay lang po. Importante na grill natin siya. Pwede ninyo rin siyang isabay dun kung malapad po yung pan ninyo. Pero ito kasi kailangan ko siyang iset aside kasi nag-grill pa tayo ng patty. Tsaka maliit lang yung space. So dito, yan, isi-spread nyo lang yung tinapay, yung burger pan ninyo, sa ilonggo, itinatawag namin itong pandileche. So, meron tayo ditong budget burger dressing. Ang lasa nito, parang mayonnaise na rin na sobrang tamis. Kaya, ilalagay ko siya muna sa baba na lang. Pangalalay lang kasi yung tamis niya. Pero, syempre, mas quality pag ginamitan natin siya ng Lady's Choice Mayonnaise. Diba?
Oh, diba? Parang commercial. So, tapos, isusunod natin yung ating patty na nilagyan natin ng cheese kanina. Oh, di ba bongga? Ay, nako. Sarap nito, guys. I-try nyo. Kasi sa bibili pa kayo ng burger, ito gawa nyo na. Ma-enjoy pa ng family nyo. Ito kinapalan ko kasi gusto ko talaga ma-enjoy yung, alam mo, yung makapal na pork patty. Tapos lalagyan mo lang siya ng cheese na ganito sa taas. Masarap tong cheese whiz, guys, kasi hindi siya maalat, hindi siya salted. May mga cheese spread kasi na maalat. So, hindi naman siya nangingibabaw. Tama lang, bumalansin lang siya. So, nasa inyo yung pag-arrange ng burger ninyo kung ano yung gusto ninyo. Pwede din na yung tomato nasa baba. Pwede rin ganito na sa lahat ng lahat ng vegetables ay nasa taas. Maganda din, guys, kung meron sanang lettuce, pero at this time hindi ako nakahagilap ng lettuce, pero ito perfect na. Kasi kung ano lang naman yung nasa ref natin, eh be creative na lang. Tsaka kung ano yung wala, okay din naman na wala, 'di ba? Kaysa sa mas stress ka pa sa kakahanap, pipila ka pa sa grocery. So, kung ano yung available sa ref ninyo. Yan. So, tatakpan lang. And then, ito favorite ko to, guys. Yung malalaking pandesal na chewy. Ang sarap. Kung may malapit na bakery sa inyo, mas maganda. So, at this time naman, lalagay naman natin yung sweet onion sa ibaba. And then, yung tomato. So, mga ilang piraso lang. 3 o 4. Ganun. And then, lagyan natin ng mayonnaise. Masarap talaga, guys, yung mayonnaise ng Lady's Choice. Kahit mahal siya. Quality. And then, yung ating meat with cheese. Then, mag-topping sulit tayo ng sweet onion. Nasa inyo, guys. Be creative. Tapos, lalagyan ng cheese. Kung wala kayong cheese na spread, kahit yung cheese na lang na nilagay natin na Eden sa burger, okay na rin yun eh. Pero kung meron kayo dyan mga extra na permission, yan, pwede din yan. So, ito na, guys. Luto na at gawa na ang ating cheeseburger. Sana magustuhan nyo ang aking simple recipe. Nasa inyo, guys, kung gusto nyo pang magdagdag ng other ingredients. So, thank you for watching, Dupi Udak! Bye!